Hi, this is me, and welcome to my adventures. I just need to clear my head. So, kumusta po kayong lahat dyan? Saan mang sulok kayo ng mundo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Ano ba yun? Hindi pa ako marunong na. At saka, kumusta po kayong lahat? Sana po, matiwasay po kayo. Maganda po yung feeling nyo. Nasa mabuti po tayo lahat. Kasi nga, patapos na ata tayo sa quarantine ngayon, diba? So, hope sana nasa mabuti tayong kalagayan sa mga kapwa ko OFW dyan. Sana na mabuti kayo at saka laging masaya lang. Yun lang. Good vibes lang tayo. Like, mga kakapwa ko. So, bago ko pa lang sa YouTube channel ko, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at saka press mo na rin yung bell para updated ka sa aking mga bagong videos sa mga adventures ko. So, thank you so much after that. So, ngayon, mag-little talk ako tungkol sa paano ba mabuhay isang OFW na may among isang Muslim. Diba? So, alam naman natin ngayon na yung last na fasting nila, bukas, Eid na nila. So, yung mga nakaka-relate lang nito is yung mga may among mga Muslim na nagpa-fasting, diba? So, nakaka-relate yun sa akin kasi yung amo ko is mga Muslim. Nagpa-fasting sila. Tapos ngayon, last na kinain namin is nag-order lang sila ng Burger King. So, yun lang kinain namin. Sobrang busog din namin. Tapos yun. So, paano ako papayat niya na laging order? So, yun na. Sige na. Real talk na tayo. So, ito na. Ano ba ang kagandahan at saka yung mga advantage at disadvantage ng may among kang Muslim? So, doon tayo mag-start sa advantages. Sa advantages, pag nagpa-fasting sila sa Ramadan, okay? Pag kagandahan ng pag nagra-Ramadan is walang luto. Kasi kami dito is kunti lang ang mga friends nila. So, nagluluto lang kami sa pagkain ng mga bata. So, yun. Piniprepare ko lang yung lunch ng mga bata. Tapos, sa dinner na, it's either order sa labas or order sa tagaluto or luto ko. Pero pag once na luto ko, ako magagawa. Siyempre, madami akong gagawin. Nandun yung dalawang video ko. May ginawa akong mga pinire-prepare ko, nirete ko. So, check nyo yun. Nandun sa baba. Sa dalawang video ko. At saka, ano din, advantages is walang pagkain. Magkano siya ng pagkain. Tapos, walang daming luto. Walang maraming utos. Tapos, more relax ka. Yun yun. Mga advantages dito. Tapos, iba naman din doon sa Jordan. Kasi sa Jordan, malakihan doon eh. Pag magpa-party sila, pag doon ang kain sa bahay niyo. Siyempre, simula talaga umaga. Hanggang hapon niya, hanggang mag-iiftar na yan, prepare mo yun. Pagkain, yun din yun. Yun ang kaibahan doon. Doon sa Jordan at saka sa dito. Kasi nga dito is kami lang. So, kunti lang yung ipiprepare kong pagkain. Like, 2 dishes lang, 2 foods lang, 2 menu, like, ganun-ganun lang. Tapos, dito yung advantage dito ko. For the second time ko na kasi itong mag-Ramadan dito eh. Last year was the first time ko. So, ang disadvantages naman is yung amo mo mga baliw, di ba? Pag ikaw pa naman, pag isang araw ka walang kain, hindi ka ba magiging baliw, magiging init yung ulo mo, magiging yun ka. Yung parang aswang ka. Yung ganun. Parang nag-evil ka. Kasi nga, walang kain. As in talaga, guys. Ito ha. Ito, for the truth lang. For the record. Pag sila talaga nagpa-fasting, may tubig talaga. Hindi talaga sila umiinom. Yung pagmugmug nga. Makilala mo ang taong nagpa-fasting pag hindi nagtututbrush. So, baho ng hininga nila. Ang baho ng hininga nila. So, it means yung taong yun, nagpa-fasting yun. Tapos, syempre, yun yung disadvantage. Lagi kang nag-aaway sa amo. Mayroon yung nag-aaway. Kasi mo mainit ang ulo. Tapos, lagi nakikita yung mga mali mo. Lagi nakuutusan ka. Especially yung amo kong babae talaga is pag ano siya,
pagpa-fasting, ay, lagi kami mainit ang ulo. So, yun, mga hindi mo nagagawa noon, magagawa mo. Yun, pag disadvantage yun. Laging mainit ang ulo, lagi kayo nag-aaway. Siyempre, pag nag-aaway kayo sa amo mo, sira na rin yung buong araw mo, di ba? Lagi na lang, hindi ka na makakagawa ng maayos kasi nga, yung nag-aaway na kayo. So, yun din yung mga disadvantages. Tapos, yung disadvantage naman is, tataba ka. Kasi nga, di ba? Iyak ka. Disadvantages din is, gabi ka na, late ka nang matutulog. Kasi nga, late na rin natatapos yung mga dinner nila. Pagkatapos ng dinner, magko-coffee. Pagkatapos ng coffee, magsi-sweets. Pagkatapos ng sweets, magti-tea. Pagkatapos ng tea, iba na naman. Kung ano-ano naman. So, maraming mga procedure, mga technique-technique, ano ba yan? Step-step na yan. Pag matapos sila, so late na, kung natatapos, pagod ka, tapos, busog ka, so, lalaki, yun talaga, tataba ka talaga, kasi wala kang exercise na-dissolve yun. Sa gabi mo na kasi kinain eh, di ba? Sa gabi ka na kinain, hindi siya nag-resist eh, kung ito mo katawan, kasi instead na mag-exercise ka, matulog ka na lang, kasi napagod ka, pero busog ka. So, kaya tataba ka talaga, yun yung disadvantages ko. Tapos yung iba pa naman is, tuyat ka lagi. Tuyat ka lagi. Kasi, late ka na nga matatapos, makakaroon yung nagigising. Yun, buti nga ngayon, kasi nga sa COVID, walang pasok yung mga alaga ko. So, mga 8 o'clock, nagigising ako, 8:30, ganoon, start na naman. So, pag naglabas ka na naman sa kwarto, gabi ka na naman makapasok, di ba ulit? Lumabas ka na alas 8, babalik ka na naman ng gabi na sa kwarto mo. So, yun din yung mga disadvantages ko sa pag nagra-Ramadan at pa-fasting sila. So, yun lang nga. Mga iba't iba din naman tayong kwento mga kapwa ko o si W dyan kung paano nyo i-handle yung mga amo nung nagpa-fasting, di ba? Kung nagra-Ramadan. So, based kasi nun, pagkatapos din naman kasi nun, 1 month, hindi, pagka end of the day na, kumakain na sila, yun lang, bumabalik na sa normal yung mga amo nun. Diba, nagiging mabait, nagiging, yun, nagaway na sila kasi kung nakakain na sila, ayun sila ng tubig, nakakapila. So, go back to normal na. So, pag may amo ko talagang nagpa-fasting, ano talaga yun, patience talaga yun, tapos respeto, tapos talagang nakataas na patience talaga yung dapat nandun sa sarili mo. Kasi kung konti lang, ay, Diyos ko, ito, sabi ko sa inyo, mga noon nga, bago pa lang ako, lagi talaga akong nagdakdasal na, ay, Diyos ko, may alaga pa kasi ako noon. Yung maliit pa kasi yung alaga ko. Ay, nag-aaway kami. Umiiyak na lang talaga ako. Wala akong choice. Kasi nga, di ba, intindihin sila eh. Iamo ko sila. So, umiiyak ako. Ganun. Tapos, pag-pray ko lang kay God. Yan, nag-pray na sana, tibayan pa niya yung loob ko. Kasi nga, inintindi ko sila. Kasi nga, ikaw ba naman isipin mo, isang buong araw na hindi ka uminom or kumakain. Siyempre, magpapaliloy ko utak mo. Kasi pagkatapos na nakakain sila, parang okay na sa kanila. So, akin parang sasaktan ako. So, ako ang talo, di ba? So, yun na rin yun. Isip-isip na lang din. Tapos, pasensya na lang din talaga. Yun lang talaga. Tapos, at the end of the story na to is, at the end of your 1 month, may regalo din naman. So, basa-basa sa mga kapaku-FW dyan, kung ilan ang ibibigay sa inyo. Pabalato naman. Ilang hadiye. Magkanong hadiye ang maibigay nyo. Ilang hadiye. Kasi, ito na nga guys, ha. Pagkatapos kasi ng Ramadan nila, kinabukasan, yung amo mamimigay ng pera. Depende yun. Gold, pera, yun talaga. Basically talaga sa iba. Eh, sa akin naman, yung amo, pera ang binibigay. So, yun. Yung iba, wala talaga. Last year nga, wala silang binibigay sa akin. Hindi kaya't nagpiso. Kaya sobrang pagod ko nun. Sobrang inis na inis. Pero, sige nga din. Kasi kasama din yun naman sa trabaho. Pero sana nga lang, babalitaan ko sa kayo kung magkano binigay sa akin. Tsaka, babalita ko sa inyo kung magkano binigay. So, yun. What's up sa inyo? Sana, pabalato. Wala ito kung sino magkakang ibinigan sa inyo ng amyo. At saka, tibay lang ng loob. At saka, tiwala din. Yun na yun ang mga disadvantages. At
advantages natin yung mga Muslim na gusto fasting, saan mo sino kayo ng mundo, at saka Happy Eid al-Fitr sa inyo, Happy Eid Mubarak sa inyo, sa lahat ng mga kapatid natin Muslim dyan, at saka sa lahat ng mga Muslim dyan, at isang buwan na naman natapos ang isang Ramadan na maganda, at sana masaya lang tayo lagi, diba? So, yun na yun. Maraming salamat sa panonood sa aking mga videos. Sa video nito, sa video nito. At ito pakilala ko sa inyo na kanina pa na nanonood sa akin habang nag-video ako. That's all, Marika. My Nana! Kanina kaya nanonood. So, she's been watching me the whole time while I'm taking this video. So, say hi to them. Hello! Say hello! So, thank you. Please subscribe. How pretty she is. Please like, comment, and subscribe. Ring the bell! Ring the bell! Bye! So let's continue. My nanny is here. Her legs. Yeah, eventually this is kind of my nanny's room. Like, I gave her a lot of stuff so she can send it to her country, because, you know, she has cousins that have babies, she has brothers that have babies. And I want to show you something. This is my nanny's sewing kit. And today, because I'm doing a vlog, she lets me use it for something. So I'm gonna use this now. But when my nanny comes, I'm gonna use it because she... My nanny wears slippers. They're here. Are you gonna do something in the kitchen? I'm gonna do. Huh? Yes. What are you gonna do? I'm gonna put back the... Sorry, guys. Okay, well, this is the end of the video.